So naago ko yung baril niya, nung bumaril ako, hindi ito rin, kinuha niya sa akin yung baril. Accidentally, tinamaan yung mata ko, ito, dito. Akala ko, sa totoo, akala ko nabulog ako. Paano naman yung nangyari yung sa Taytay, yung kinwento nga yung Ichi? Total na mention na rin naman. Ang saya, no? Hindi. Ganito yun kasi may scene na inagawa ko siya ng baril. Hindi niya alam, nakuha ko yung baril niya. Tapos ako yung nakipag-baril. Supposed to be, hindi na ako pulis noon. So naago ko yung baril niya. Nung bumaril ako, hindi, ito rin. Kinuha niya sa akin yung baril. Accidentally, tinamaan yung mata ko, ito, dito. Akala ko, sa totoo lang, akala ko nabulag ako. Talaga ako. Pero, pinacheck ko, pumunta ako sa, napunta na talaga ako sa hospital, but I'm okay. At bumalik ako sa set, no? Same day, para mawala yung takot ni Beauty. Saka, lalaki ang boss ng GMA, kung mapapakak ko yung shooting. Iiyak na naman si Miss Camille. Pero, hindi. Sa akin naman, yung mga ganong aksidente, that's normal. Natural lang yan. Hindi naman gusto ni Beauty na tamaan yung mata ko. Aksidente na tinamaan niya. Actually, dito sa project na to, ilang beses tinamaan na ako dito, natutukan na ako dyan. Napilay na ako. Eh, bak, hanggang ngayon, nagta-therapy pa ako sa Paul. Kasama sa pagiging ano yan eh. Pag gumagawa ka ng action, natural yung may aksidente, you know, minor accident. Kaya, yun yung gusto ko na ituro sa ibang kasama natin, sa ng mga kapwa natin, artista. Yung mga minor na ganun, gasgas, kasama yan. So that's part of it, na may mga aksidente hindi natin maiwasan. Pero hanggang ma-avoid, avoid it. Pero ganun pa man, like Beauty, as I said, okay lang sa amin yun. Yeah. Wala yun, aksidente yun eh. But sa totoo lang, akala ng Beauty. Umiyak ba? Tulala siya. Kaya sa totoo lang, ano pakiramdam mo na? Gusto ko lang mawala ka to na, uy. Saan ako pupunta? Saan ako magtatago? Hindi ko alam. Yeah. I was so nervous, like I don't know what to do, but I was like, the whole time nakatulala, alam talaga ako sa tent. Hindi ko alam anong gagawin kung magpapas ko pa naman. Ang dami na tumatakbo sa isip ko. So, you know, shoot, bulag siya, patay, ginoo ko, Lord. Tapos, di ka na lang. Inassume mo na agad na nabulag. Oo, ganun nag-extend kasi at mga 3, parang, isang oras ka lang maghihintay, dami mo lang naiisip, di ba? Tatlong oras, umabot ako doon, ginoo ko, di ba? As in, pawis to the max. At biglang dumating. So, nang dumating siya, bumalik sa set? Oo, happy, pinamay sa gili-gili ko. So, nang bumalik siya sa set, ano lang naramdaman? Oo, iyak din ako. Sige, ay, salamat, ginoo ko, okay ka pa, ganun-ganun. Sabi ko, nakakakita ka pa ba ng maayos na maganda at hindi? Joke lang, pero binibiro ko lang siya. Pero talagang, I'm happy that he's okay and he got back. And enough of that, sige na, tama na. Okay lang yun. Na-trauma lang ng konti yung mata ko. Actually, dumugo siya ng konti. Dumugo ng konti, kaya medyo natakot ako. Akala ko ba, at least okay siya. Pero as ano? That is so good. Yun ang isang patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya parang makanata siya. Thank you. Ito yun yung mga action scenes natin, yung blasting, yung hindi. Ito, may pagmamalaki ko. Yung car stunts ang inawagin ko. Yung stunt driver natin dyan. Sa tingin ko ha, sa lahat ng pelikula na gawa ko, ito ang pinakamagandang nagpataob ng car stunts, no? Ito, so far. Kaya, claro, diba? Na may pagmamalaki natin the Philippine movie and television, sa tingin ko, ito. Ilalaban natin yan. Ito ang pinakamagandang baligtad ng kotse. Kaya, ang pangalan niya ay Lito Castro. Itong car stunt driver natin. Okay, pero hindi, push ko lang Senator dito. Ano naman yun as per doctor's advice din na pwede kang bumalik, mag-taping after that? Kasi pwede kang magpahinga. Advice sa akin ng doctor, pwede kang pahinga. Okay. No? Pero, tapos ko, so, doc, hindi naman siguro makakasama kung bumalik ako sa taping.
Hindi naman daw. So, sabi ko, balik ako. At syempre, alam kong lalaki ka ako, lalo ang cost ng GMA. Baka magpapakap ako. Kaya tinuloy ko lahat yung mga scenes na medyo namaga siya eh, medyo namaga siya. But natataya naman, direct. Kaya kung konti kaya yung ibang shots na ano, medyo mapula. But, you know, kasama yan, artista tayo eh. No? Pero at the end of the day, pogi pa rin ako. So, last na ng beauty, anong natutunan mo sa experience na ito? Okay. Anong natutunan mo sa experience? Well, accidents happen and ano lang talaga, you can be very careful, but ano, I don't know, natutunan ko is have faith na everything will be okay. Yun lang, nag-pray lang talaga ako nung time na sana maging okay siya, and then totoo pa lang Diyos na maging okay siya. Guwapo. Yun lang, kinakabahan ako. It's a very unforgettable experience for me because I really don't wanna, you know, I don't wanna any accidents to happen to anyone, to anybody on the set. And then, yeah, hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Ayun. Okay, so... Okay, pwede ka nang tumabo. Okay na si Sena.